Isang mapagpalayang araw po, nandito naman po tayo upang magbigay ng kahit ko ng konting kaalaman sa ating mga security personnel. Subalit bago po ang lahat, shout out po muna kay LG Imelda de la Cruz, no? Isa pong security personnel na nagtatrabaho dyan po sa isang kilalang supermarket sa Alabang, Muntinlupa. At shout out din po, no? Kay Sir Romeo Ochabillo, no? Isang security personnel din po at ito po ay dati nating nakasama, no? Diyan po siya ngayon naka-assign sa isang eskwelahan diyan po sa May Las Piñas. Okay po? So ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol pa rin, no, sa physical security, no? So pag-uusapan po natin is about fences o yung bakod, no? So, ano ba yung mga factor, no? Sa sabi nga, yung factor sa pagpili kung ano ba yung fence o bakod na ilalagay natin sa isang establishment. Basically, nakadepende yan, una, doon sa pangangailangan. So, ano ba yung bakod na yan, no? It must be constructed where they are intended. So, pangangailangan, di ba? So, ano ba yung pangangailangan ng isang establishment? Diba? So, isa rin sa tinitingnan, of course, availability of materials. Siguro, kasama dyan yung costing, no? At kung madali bang makakuha o makabili ng materials na gagamitin, no? So, isa rin sa mga factor is yung tinatawag na degree of security na kailangan, no? So, must depend on the degree of security desired ng isang kumpanya. Okay po? Then, locations. Ano ba yung lokasyon na meron tayo para lagyan natin ng bakod? No? So, time available for building the barrier fence. Kinakailangan na ba yan? O, pwede namang pautay-utay? Di ba? So, ito yung mga ilan sa mga factor na pwede nating ikonsidera, di ba, sa paglalagay o materials na gagamitin sa paglalagay ng bakod. At lastly, ano ba yung mga threat, no, na nasa paligid natin, di ba? So ano ba yung mga ina-anticipate natin na posibleng intruder doon sa ating establishment. Okay po? Ngayon, as time goes by, no, ilan sa mga nakasanayan ng gamitin, no, bilang bakod o fence, no, meron pong ilan na nakasanayan ng gamitin, no. Una, yung tinatawag na chain link or cyclone wire, no. Siguro naman ito makikita nyo sa mga iba't ibang pasilidad dito sa Pilipinas, no. So ito yung mga bakod na gawa siya sa isang wire na merong parang basically ang tawag ng iba diyan wire mesh, di ba? So basically kung ito ay gagamitin mo bilang perimeter fence, dapat ito ay may taas na 7 feet, no? So yung 7 feet na yan, yun lang yung pinaka-fence, no? Wala pa yung tinatawag natin diyang topping or top guard, no? Kasi minsan may fence tapos merong top guard na paganyan or paganon, no? Depende sa disenyo po. Okay? So, yung kapal, no? 9 gauge or mas makapal pa ron o ano pa? 2 inches mesh openings, yung mga square-square dyan or diamond na ano, yung mga butas dyan, so dapat may 2 inches, no? Have a twisted and a barbed salvage at top and bottom, of course, para mapatibay, di ba? Yun yung pagkakapitan ng mesh, ng wire mesh. Okay? So, securely fastened to metal or concrete po, set in concrete. Fencing material must reach within 2 inches of hard ground of paving. So, basically, yung mga wire mesh na yan, makikita nyo yan sa mga perimeter, kung minsan sa mga tawag yan, mga open area. Okay? So, chain link or cyclone wire. Di ba?
So, minsan sa mga establishment, mga pinaglalagyan ng generator, no? Minsan nakikita natin 'yan diyan. 'Di ba? So, sa mga farm, no? Minsan may mga ganyan. So, minsan kasi depende sa paggagamitan. Meron din namang tinatawag na barbed wire, no? Barbed wire fence. Ito yung simpleng alambre, no? So, basically dalawa o tatlong strand yan na magkakasama, tapos merong mga parang ginawang mga tinik, di ba? So yun ang itsura niyan. So ang kapal daw niyan ay dapat 12 gauge, no? With 4 point barbs space equal. So ibig sabihin yung layo o distansya ng mga tinik niya, yung ginawang pinaka barb, no? Eh nasa dapat daw ay nasa 4 inches. Okay? Not less than, of course, 7 feet. No, so fix firmly to post, not more than 6 inches apart. Okay? Distance between strands not to exceed 6 inches with a vertical interlace wire at the midway between posts, di ba? So nandun yung ano niyan, di ba? Makikita niyo yan. Barbed wire, mahaba, tapos may mga poste. So dapat daw 6 inches, no? Yung pinagagamitan. Tapos kung isang hilera siya, so pwedeng 4 inches o pwede rin namang 6 inches, depende sa kung anong uri ng threat ang pwedeng ang iniiwasan nating makapasok, no? Sa ating perimeter. Okay? So masonry. Yung masonry, eh hindi naman tayo iba rito. Ito yung traditional na nakikita nating pader. 'Di ba? So most of the time basically ang taas niyan is 7 feet to 12 feet, no? Depende kung may top guard. Okay? So doon sa specification niyan, syempre medyo hindi naman natin masyadong kabisado, no? Depende yan doon sa sukat ng hollow block na gagamitin. So basta kung halimbawa kung yan ay pang perimeter lang, yung iba mababa lang, iba naman mataas, so depende. Pero ito yung mga pangkaraniwan, no? So gumagamit din bilang perimeter fence or minsan sa mga bahay yung mga tinatawag na decorative grills or decorative fence, no? So ngayon marami na yan, may bakal, may stainless, yung iba mga high caliber na aluminum, yung mga matitibay, no? So iba't ibang klase. Dito sa mga decorative grills, isa sa mga isinasaalang-alang dito, hindi lang purely security, kundi yung meron din siyang aesthetic, no? Yung aesthetic aspect o aesthetic side nung ano, nung establishment. O yan kung gagamitin sa bahay, so yung aesthetic side nung aesthetic aspect nung isang establishment, pag tiningnan ba, maganda ba ang itsura. So isa 'yon sa mga kinukonsider. Kaya yung iba gumagamit ng decorative grills, no? Razor wire or concertina o concertina fences o fence, no? So basically, ito yung sa concertina, technically ito yung ano, una ito yung ginagamit nung una, ito yung ginagamit sa ng mga sundalo, no? Makikita niyo yan madalas sa mga military installations, no? Mga kampo. Okay? So yan yung ano, yan yung concertina, no? Concertina barbed wire or tape to be made from high strength steel clip, no? So together to form a cylinder opening to 50 inch and 3 inch in diameter. 3 inches in diameter, no? 50 inches and 3 inches in diameter. So basically, naka-coil 'yan, no? Minsan naka-coil 'yan na parang, di ba? Nakalagay 'yan sa pader o minsan sa kung 'yan ay gagamitin fence, nakalatag lang 'yan. Sa mga military field, mga military camp makikita natin 'yan. Pero ngayon, ginagamit na rin 'yan for commercial purposes. Basically, ginagamit 'yan bilang top guard, di ba? So kahit naman yung mga barbed wire fence, no, ginagamit din 'yan bilang top guard. So ano ba yung top guard? Okay? So top guard is an overhang of wire or tape along the top of a fence
facing outward and upward at about a 45 degree angle. Placing barbed wire or tape above it can further enhance the top guard. No? So basically, yung top guard, kung ito yung pader, merong yan top guard na halimbawa concertina or barbed wire. No? Pwedeng naka-coil or pwedeng naka yung ibang klase, yung medyo yung nakaganyan siya. So ang tawag nila diyan tangle foot. Okay? So ginagamit 'yan paikot, no? Let's say meron kang perimeter, may fence ka. So kung ang taas ng bakod mo ay 7 feet, no? So dapat ang top guard niyan meron yang 1 feet na top guard. Okay, o 1 foot na top guard. Okay? So depende, it's either 'yan ay cyclone wire, pwede ring razor wire or concertina or barbed wire. So yan po yung ilan sa mga ginagamit, no, na bilang bakod. Okay, kung tayo po ay magpapatayo ng maglalagay ng bakod, so iyan po, no, chain link or cyclone wire, barbed wire, masonry, ito yung mga pader, no, yari yan sa mga hollow blocks, decorative grills, iba't ibang klase ng mga grills, steel grills, no, aluminum grills, okay, and of course concertina. Okay, so yan po yung ilan lamang. Of course, ngayon bilang sa age of information technology, so may mga iba pang, may yung mga yan ay coupled with automation, di ba? Of course, kung hindi naman porke enclosed ka na ng mga ganyang klase ng mga fences, eh safe ka na. Sabi nga, there is no impenetrable barrier. Oh, isang dagdag na feature dyan, of course, yung paglalagay ng CCTV. Okay? Paglalagay ng gwardya, di ba? So, kung yan ay walang bakod, eh maraming gwardya kang ilalagay dyan. Pero kung yan ay binakuran mo na at may CCTV ka pa, oh, pwedeng sa CCTV monitor ka na lang maglagay ng gwardiya at naka, kung meron ka naman mga CCTV diyan, so isa na lang ang lalagyan mo. Okay? O kung wala naman, o kahit maglagay ka lang ng tower diyan, no, bilang sentry guard, no. So paikot. Okay po. So sa ngayon, yan po muna, itutuloy po natin ang ganitong talakayan, no. Maraming salamat po. Tayo po ay nasa ilalim pa rin ng pandemya. Stay safe, be alert, and be aware.